ano, mga amigo, lalo nang lumakas yung hangin at ulan. Ayan, oh, sa labas. Sulong-sulo ako dito. Yung ibang bangka kasi, mga amigo, yan, kagaya nitong nasa haulihan namin. Kasabay namin pumasok dito. Saka yan, kay Kasuyo. Yun, yung dalawang bangka doon sa mas malayo, yun. May, yun lang ang may nakikita akong tao pagkahapon. Sa gabi, binabantayan nila pag gabi. Pero pagka araw, parang tahimik, hindi ko lang alam kung umuwi o nandyan pa rin. Ayun, dito, basta sulong-sulo lang ako dito. Walang ano, pagkatabi ko, walang mga tao dito. Ako lang anan dito. Ayan o. Ah, lalo pang lumakas ang ulan at saka ang hangin, hindi na humihinto. Ayan, sa Cavite, grabe daw ang lakas ng ulan. Nandun yung aking mga kapatid, nagkakachat namin. Mas matindi na ang lakas ng ulan doon. Sila eh, so bakit hindi naman sila doon babahain, mga amigo, at nasa may silang sila sa may gawing bandang bundok. Kumbaga man, walang pagbabahaan kasi ang tubig, mataas yung kanilang area. Yun, kapi-kapi lang muna, mga amigo. At mainip yung nagsusulo sa dito. Bali, dalawang araw at dalawang gabi na akong nandito, mga amigo. Ako lang mag-isa. Mga dalawang gabi pa siguro ako bago makauwi. At bukas, ngayon, bukas pong maghapon, gabi uli. Tapos kinabukasan, pwede na akong lumabas. Yun, dahil yung bagyo, si Bagyong Christine, mga amigo, kasalukuyan ngayon nandiyan sa may bundok, sa may norte. Sintro talaga siya ng bundok ng gusto ni gawin ng norte sa may parang Tugigaro yata yan, Tugigaro Cagayan. Mamayang hapon, bababa na siya dun sa parte ng Ilocos, sa may kadagat. Yun, didiretso na siya, papunta ng iikot siya sa mamamaybay siya sa China, pupunta ng Vietnam, babalik uli sa Pilipinas, dun uli sa may tapat ng Pangasinan hanggang Ilocos, tapos iikot uli, pabalik na naman uli ng Vietnam. O pagdating sa Vietnam, yun yung pinakalas na weather, pero sana wag na uling bumalik dito. Hindi pa siya natutunaw, hindi pa siya mawawala, paikot-ikot lang siya sa West Philippine Sea. Yun, talagang gagalugarin niya ang West Philippine Sea. Ayun. Yan, mga amigo, walang mananalo dyan pagka nandiyan sa West Philippine Sea. Lahat dyan talo, pati walang China o mga Chinese o mga Pilipinas, mga Pilipino at mga China, parehas talo dyan, mga amigo, kasi sigurado lahat sila dyan tatabi, parehas nilang di kakayanin yan. Yun, kapi-kapi lang muna, yun, walang ibang magagawa dito kung hindi ganun. Yan, oh, lakas ng hangin sa ulan. Ayun. Mga amigo, titingnan ko muna yung ano natin, yung limasin. Simula, mga amigo, pagkalis namin doon sa Dinahikan hanggang ngayon, hindi ko pa ito nililimasan. Titingnan ko muna. Ayan, oh, grabe ang hangin. Oh, hindi dito ganong kunyan, mga amigo, medyo kubli dito sa may lugar na ito kasi yung hangin, kahit malakas yan, pag tumama yan dyan sa mga puno, hindi na ganong malakas ang pagkaramdam namin dito. Doon sa harap namin sigurado ito malakas. Ayan, siguro doon pag kay Kasuyo mapapanood mo ninyo. At yan ang naan doon, nagli-video din sa doon. Yan, titingnan natin kung maraming tubig. Wala nang limas-limas ito, mga amigo. Kailangan kasi magpandar pa ako ng ayawan, may yung generator, hindi kaya yung inverter, pagkaya pa ng battery natin. Yan, dalawang araw na walang limas. Marami-rami na din, pero hindi naman karamihan, oh. Yan, sino mga amigo magsasabi na kasi doon sa nag-comment, bulok daw yung bulok na daw, kaya bibinta. Ayan, kaya nagkakatubig yan. Kaya lang yan, pati nagkatubig, mga amigo. Yun, oh, natulo yung palo. O, hindi yan, bulok. Kasi kung bulok, di dapat marami ng tubig. Sa dalawang araw ba naman, dalawang araw, dalawang gabi, yan ang tubig nito. Ganyan lang yung karami, oh. Makabo pa yung Pasko niyan, lalo na kung malalim, hindi yan, ano. O, yan, oh, dito lang yan natulo, kawasa ulan.
Yun. Yung ito, hindi masyadong masigo yan. Madali lang yan. Pag yan ay nilagyan ng frame sa ibabaw, wala, nagtiyas. Sa kubyerta lang nang gagaling. Kung wala pang ulan, di, hindi, lalo pang hindi nagkatubig. Yan, oh. Ganyan lang, karami tuntik yan. Kung walang ulan yan, mga amigo, baka, pag walang ulan kasi ito, ano to, kahit na nakapundo din sa tapat, pag hindi lang siya umuulan, hari siya ng kahit isang buwan na hindi limasan, isang buwan siya walang limas-limas. Yan, saka dyan sa ulihan, mga amigo, yan, yung palo dyan sa ulihan, yan ang may tulo. Yan ang may tilas. Yung palo dyan. Pag malakas yung ulan, tumutulo. Gawa ng ano, yung pinagtusukan, mga amigo, ng palo. Nandun lang ang pinakatilas niya, ibig sabihin wala pa siyang ibang dadaanan. Yun. Marumi lang at hindi ako makapaglinis, wala pa lang kung may sabon, lilinisan ko sana. Wala pa lang sabon, ganyan oh. Yung aking bantay dito dati, na wala na ngayon. Pag hindi sasabon, hindi matatanggal itong dumi, gawa ng may langis. Ayan. Jesus. Grabe, nagpapandilim ang paligid, mga amigo. Ayan, oh. Sobrang dilim. Ayan. Nagsusolo. Walang kasama, mga amigo. Ako lang. Tinitingnan ko lang din yung bangka ni Kasuyo. Ano din yan, wala din namang tilas. Kaya, hindi ko pa rin nililimasan yan. Mas lalo pa nga, wala din tilas yan. Bago yan eh. Bagong paggawa niya. Yun, ang buhay, mga amigo, ng mga mangisda, magbabangka, ganito. Pagka yung may masamang panahon, nandito, yun. Noong mga nakaraang sumama yung panahon, nagkaroon din ng bagyo rito, kasalukuyang naglalaot ako, may mga tauhan talaga akong nadi dito. Ayun, yung mga hindi naman taga rito, kagaya ni Amigo Bindil, yung si Iman dati, hindi ako nakakapagbantay kasi dito naman sila, dito rin sila tumutuloy sa bangka, kahit naman nandun sa tabi, talagang dito lang sila nakatira. Kaya pag pumasok ako ng ilog, nandito sila. May bantay na. Kaya hindi na ako na obliga magbantay. Kaya ngayon, si Amigo Bindil ay may sinasamahan. Lumalaot sila dun sa lumalaot na bangka. Kaya ako muna nandito. Pwede naman akong kumuha din ng bantay. Kaya lang, ganun din naman. Wala din naman akong ginagawa. Di ako na lang. Para, kasi pag kumuha pa ako ng barabantay, upahan ko pa. Pero hindi lahat ng tao ay kayang matulog o nandito sila na nag-iisa, lalo kung gabi. Kasi mayroong mga tao na mapapanglawin, matatakutin. Pagka nag-iisa, kung ano-anong naguguni-guni. Ang kasama ko lang dito, mga amigo, pagkagabi, mga mumu lang. Yan, pagka yung gabi ay naghahapulan sila dyan, seperti pagpunta doon sa unahan, balik-balik sa unahan, naglasi paglaro. Hindi ko naman nakikita, mga amigo, kaya hindi ako makapag gusto ko sana sumali, hindi ako makasali, hindi ko sila nakikita. Nararamdaman ko lang. Ayan, jokes lang, mga amigo. Yun ang dahilan, kaya dito, hindi lahat pwede kang makakuha ng bantay. Pagka kukuha ko ng bantay, kailangan dalawa. Kaya ng kadalasan, pag nagsosolo, na sila yung napapanglaw. Marami tayo naririnig doon sa ibang mga bangka yung nagsisipagkwento Kasi, yun daw, may nararamdaman daw silang patak-putakbo, tapos ganun, wala naman sila nakikita, hindi sila makakatulog. May mga ganun-ganun daw silang nakikita dito sa ilog. Sabi ko sana, nakikita, nararamdaman, hindi nila makita.
Oh, sabi ko, pag tayo meron dito, ay magpakita na sila para maglalaro kami, habulan kami kung sinong mataya. Oh, ay wala naman. Ano yan, mga amigo? Ang paniwala ko sa ganyan, pagka ikaw ay takot kung anong nagaguni-guni mo may nararamdaman, parang ganun lang yan. Kailangan hindi ka takot para hindi ka makaramdam ng kung ano-ano. Yan, simula kanina, nag-video ko kaninang umaga, nung na-upload ko na. Hindi pa ganito, may hangin na hangin na, pero hindi pa ganito kalakas. Tapos yung ulan, hindi pa. Pero ngayon, oh, wala na yan, buong palibot yan, mga amigo, lalo pang lumakas. Hindi ko alam yan kung hanggang bukas ganyan pa. Pero bukas, gamin nyo kasi may hangin-hangin pa, baka maulan pa rin yon. Hindi pa gaano lantap sa umaga. Hanggang maghapon, maaari man kaya nina doon sa tapat ng bangka. Eh, ang problema naman, kung lalabas ako, mahihirapan din, kaya lang, pero hirap bubaba, hirap umakyat, gawa ng malalati pa ang alam. O, yan o, pag nabungso o, mga amigo. Yan. Ano pa kaya yan, pag nandun sa harap ng bahay, doon sa may aplaya, doon sa tapat namin, doon ang gagaling mismo yung hangin sa harap. E di lalo na lalo ng malakas. Yun, mga amigo, talagang ang ano, bagyo, kasalukuyang nandyan sa ano, kasalukuyang nandyan siya sa kabundukan ng Sierra Madre, sa may norte, Ilocos. Halos yung buong norte, Northern Luzon, talagang binalot talaga siya ng bagyo. Yung kabuuan sirkulasyon ng bagyo, nababalo talaga siya sa sobrang laki nung kanya. Hindi gaano malakas yung bagyo, pero ang malawak, yung malaki yung diameter, yung ikot niya, kaya ganun. Mamayang hapon pa lang yung mata niya, mamayang hapon, saka pa lang siya, yun, bababa na siya sa East Philippine Sea, sa dagat. Magpapabalik-balik nga lang, iikot ulit, pabalik. Mas maganda sana kung pagdating sa China, doon na yung malusaw. Sana nga ganun, para hindi na sa babalik. Yun, mga amigo, yung mga kaibigan natin, yung mga kababayan natin dyan sa norte, ingat-ingat na lang kayo dyan, nandiyan sa inyo ang mata ng bagyo. Sana hindi naman sobrang lakas ang ulan. Kasi isa rin yan sa mga binabaha. Naalala ko nung may dumambagyo dyan na binaha din ang husto at hindi rin mapuntahan ng mga mag-rescue. Kailangan pang gumamit ng helicopter. Noong paghupa ng bagyo, gawa ng ang mga karsada ay nagkaroon ng harang, hindi malusot na ng sasakyan. Parang yung kagaya din na nangyari dito sa amin sa Infantakaysa noon. 2000 ano yata yun? Mga 2004 yata yun, 2003, nalimutan ko na kung anong year yun, basta dito sa Impanta, nangyari yun. Yun mga amigo, ingat-ingat lang sa mga kababayan natin. Nagbigay lang ako ng update, lalong lumakas at umulan. Pero ganit na, ito na yung pinakamalakas, ayon doon sa weather na pinapakita sa atin. Ayun, sige mga amigo. Abang-abang lang sa susunod natin mga video, doon natin malalaman kung hanggang kailan pa ba ito aabot. Sige, maraming salamat.